ever since nung bata kasi ako, ginagawa akong little teacher ng teacher ko. So, parang ang saya on your part na, okay, ganito pala yung feeling. Pag magtuturo, maka-impart ka somehow. Na date na travel kami ng 4 to 5 hours, 2 hours via habal-habal, and let's say mga 3 or 4 hours na lalakarin pa namin para maabot yung ano yung lugar. Sa ano naman, mga kakulangan, medyo marami po talaga when it comes to classroom. Doon ko na ano na, ay, medyo ano talaga, kailangan ka ng lipunan. As teacher, kailangan yung serbisyo mo. Pinaka-best part, syempre yung kasama mo yung mga bata, yung mga estudyante, yung feeling ng fulfillment mo nga. Nakakapagturo ka, nakakapag-impart ka. Pag nasa maturity age na siguro ka, minsan talaga is hindi na lang yung pangarap eh. Kung paano ka makapag-sustain sa araw-araw na pangangailangan. Kasi may pamilya ka na eh. Kakayanin ba? Parang ganun. Nakakalungkot kasi bilang isang guro hindi kumbaga yung walong taon yun yung naging buhay mo sa loob ng walong taon, mami-miss mo talaga. Habang tinutupi, habang rinermenis ko yung ano ko, time ko sa uniform ko, nagpa-flashback sa akin lahat. Parang yung experience ko na kung paano ako naging teacher, napakahirap siya i-let go. Pero sabi ko, hindi ako magle-let go. Hindi dahil hindi ko na gusto yung trabaho ko. Kundi may naging mas mabigat akong responsibilidad. Sinimulan po talaga ito ng husband ko. And yung time na lumalago na siya, kailangan ko siyang tulungan. Yung mga teacher kasi likas na hardworking. So, nararapat yung siguro na kung ano yung mga pangangailangan nila is kayang i-sustain ng kanilang profession.